Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol sa karapatan po ng isang illegitimate child. Kung saan nagkakaproblema siya kung paano niya makiklaim, hindi niya kasi makuha ang kanyang share. Everyone, I'm Attorney Claire Castro. Welcome back to my YouTube channel and let's clear it with Attorney Claire. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol sa karapatan po ng isang illegitimate child. Kung saan nagkakaproblema siya kung paano niya makiklaim. Ten years later. Kung saan hindi niya kasi makuha ang kanyang share dahil wala siyang kakayanan financially kung paano makakapagsampa ng kaso, lalo na nung ayaw siyang pansinin ng legal wife ng kanyang tatay. Kahit ilang beses siya nagmakaawa dito upang ibigay na sana ang share niya upang mapagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Ano nga ba ang karapatan o share ng isang illegitimate child sa naiwang ari-arian ng kanyang namayapang tatay? Ayon po sa batas, ang share po ng isang illegitimate child ay kalahati po na makukuha ng isang legitimate child. So halimbawa po, ang ari-ari ang naiwan ng kanyang ama ay halagang 1 million pesos. So ang kalahati po nito ay mapupunta po sa legitimate child. So ito po ay halagang 500,000 pesos. So yung kalahati po ay matatawag po nating free portion. Kung wala po tayo tinatawag na last will and testament. So mula sa free portion, dun lamang po kukunin ang share ng isang illegitimate child. Pero bago po makuha ng isang illegitimate child, ay dapat po makuha muna ng surviving legal wife ang kanyang share. At ito po ay 1/4 of the total estate. So ito po ay nagkakahalagang 250,000 pesos. So, ilan na lamang po ang natitira sa free portion? Ito po ay nagkakahalaga na lamang ng 250,000 pesos. Yan po ang makukuha ng isang illegitimate child. So, ang problema po nung illegitimate child na humingi po ng tulong sa atin upang ma-file po niya sana. So, ano po ang dapat gawin ng isang illegitimate child para po maklaim niya ang kanyang share mula sa estate ng kanyang namayapang tatay? Ang unang-una po niyan dapat gawin ay kausapin muna po na mahinahon yung legal wife at yung legal na pamilya ng kanyang namayapang tatay. Hindi po kasi natin maiaalis yung sama ng loob ng legal na pamilya na malaman na mayroon palang isang legitimate child ang kanilang padre de pamilya. So kapag ka po na ayos po na mahinahon at nalaman po naman ng legal family kung ano po ang karapatan ng isang illegitimate child at kung ito po ay i-re-recognize at i-respeto, mas magiging maganda po ang magiging samahan po nila dahil ibibigay po nila kung ano yung karapat-dapat sa naiwang illegitimate child. Nagkakaproblema lamang po kung halimbawa po ang legal wife o ang legal na pamilya ay ayaw i-share ang naiwang ari-arian ng padre de pamilya. Diyan po ay dapat na magbigay po ng isang demand letter ang isang illegitimate child o yung nagki-claim doon sa parte ko sa naiwang ari-arian ng namatay. Mas maganda po kung doon sa demand letter ay nakalagay na po kung ano ba yung mga ari-arian na iwan ng namayapa. Para ito po ay magkaroon na po ng idea kung paano ba hahatiin ang naiwan ng namayapa. Despite that, ayaw pa rin po makipag-ugnayan
makipag-usap ng ligal na pamilya sa illegitimate child at ayaw din pong ibigay kung ano yung nararapat doon sa bata. Yan po ang panahon upang siya ay kumuha na ng lawyer at makapagsampa na po ng tamang petition sa korte. Ang isasampa pong petition ay ang petition for judicial settlement of estate dahil hindi po nagawang gawin ang extrajudicial settlement of estate ng namayapa, kaya po kayo ay dudulog na sa korte. Isama niyo na po sa prayer sa petition ang partition ng properties upang maibigay na po sa isang illegitimate child kung ano ang kanyang dapat na makuha. Pero ang problema po, may mga illegitimate child po kasi na minor. At ang kanyang nanay na naiwan din po ay wala rin pong kakayanan na magsampa ng kaso financially. Dahil po medyo kapag ka po properties ang pinag-uusapan natin, ang basihan po kasi ng filing fee ay ang assessed value po ng properties na naiwan. So kapag marami pong naiwan na ari-arian ang namayapang ama, malaki rin po ang babayarang filing fee. So may mga tao po kasi na hindi po talaga kaya magbayad ng filing fee dahil at the time po na buhay pa yung kanilang tatay, ay umaasa lamang siya sa suporta nito. Kapag ganyan po ang nangyari at wala po talagang kakayanan mag-file dahil po hindi kakayanin magbayad ng filing fee dahil nga po siya ay minor de edad, maaari pong mag-request sa korte na siya po ay ituring na isang indigent litigant. Meron po kasi tayo naging kaso ganyan. Ang nag-apply po ay ang kanyang nanay. Nanay po ng illegitimate child. Nung una po ay hindi po pinayagan ng korte na siya po ay maituring na indigent litigant. Pero tayo po ay nagsampa ng motion for reconsideration at ipinakita po natin na ang totoong petitioner ay yung illegitimate child. Yung minor. Yung minor na wala pong source of income. Kaya po pinakailangan po siya ay ma-declare na isang indigent litigant at siya ay nire-represent lamang ng kanyang nanay. At dahil po doon ay naipakita po natin na talagang wala pong kakayanan yung minor de edad na bata na magsampa ng kaso financially. Kaya po ito ay na-approve at nag-grant po na siya ay ma-consider na isang indigent litigant. Kaya po sa ngayon ay nagtutuloy-tuloy po ang pagdinig sa kaso. I hope you've learned something from this discussion. Hanggang sa susunod nating episode. Ako po si Attorney Claire Castro and let's clear it with Attorney Claire.